Puwersa ng Amerika, natatalo na nga ba sa digmaan? Ako, may breaking news po tayo ngayon tungkol po dito. What's up guys? Kamusta po kayong lahat? Mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout din po sa lahat ng mga solid sangkay na lagi po andito, sumusuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Well, bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa baba ng video na to. Kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, mayroon po dyang subscribe button. Makikita nyo po sa ibaba, okay? Click nyo lamang po yan, tapos i-click nyo rin po yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalimutan, syempre, na i-follow ang ating Facebook page. So ito, mga sangkay, ano tayo? Pandaigdigang balita. Ito na naman po tayo. Back to the ball game. No, tinginan po natin itong nangyayari na naman po labas sa ating bansa. Na ngayon, nagpapatuloy po itong digmaan. At ito po yung breaking news, mga sangkay. Napatanong ako, ano nga bang nangyayari sa Amerika? Natatalo na ba sila sa digmaan? Kasi, for your information, ang United States of America, as kasama po yung UK, United Kingdom, nasa Middle East at meron pong kinakaharap na isang matinding laban. Tatlong Amerikano, ito po yung breaking news ha, umano ay napabagsak ng kalaban. At marami pong ayan po, mga sangkay. Dahil po sa drone attack. Okay, eto, panoorin po natin. Breaking news. Moments ago, President Biden confirms at least 3 Americans have been killed and 25 others injured in the Middle East. Mm-hmm. The attack happened last night on a U.S. outpost along the Syria-Jordan border. President Biden says they are still gathering more facts, but believe the attack came from a suicide drone launched from Syria. Mm-hmm. So, galing sa Syria itong drone. Mga sangkay, oh. Nakaraang mga araw, mga sangkay, Amerika po yung sugod ng sugod, eh. Pati po yung United Kingdom. Mga British soldiers. At ngayon, mga sangkay, mukhang may nakalusot. At tatlong mga Amerikano ang namayapa dahil po dito sa nangyari. No group has claimed responsibility for the attack. This marks the first American deaths in the Middle East since the Israel-Hamas war. Ano daw? Ito daw yung first ba? First? First American deaths in the... Tama nga tayo. This marks the first American deaths in the Middle East since the Unang Israel beses. Claimed responsibility for the attack. This marks the first American deaths... First time po na malagasan itong mga Amerikano, mga sangkay dyan sa Middle East. Nako. Ang tanong dito, natatalo na ba sila sa digmaan? Pero sa tanong na yan, mukhang malabo rin na matalo eh. Pero, isa lang ang sigurado dito. Kaganti po itong mga Amerikano. Sigurado yan. Sa madaling sabi, lalala po itong digmaan dyan. In the Middle East since the Israel-Hamas war started. Ah, okay. Tama. Nung nagsimula po yung digmaan ng Israel, dito pong kauna-unahan na may napabagsak na mga Amerikano. The president says the U.S. will respond at the proper time and manner. Nako, ayan na nga po. Ang United States of America ay maghihiganti sa tamang panahon. Hello, I'm Mark Brown. Get more... Okay. Ito pang napakaraming balita niyan mga sangkay. Ayan po, Jordan drone attack. US troops. Okay? Nadali at meron pong mga nasaktan na 25. Malapit daw po sa Syria border. Welcome back. Thanks for joining us here on Live Now from Fox. I'm Lexi Petrovich. We are following some breaking news out of the Middle East right now. And it is some very sad news. Three U.S. service members have been killed and 25 U.S. soldiers, mga sangkay, in a drone attack that happened in Jordan. Let's pull up a couple of the statements that are coming in right now. First, ayan po, naglabas ng information, tatlong U.S. service members nga ang napabagsak at meron pong 25 na mga nasaktan dahil nga po dito sa drone attack. Targeting at tinarget daw po ang isang base sa Jordan. Ngayon, ito daw po ay mas titindi ang escalation
sa Middle East, itong digmaan na ito. Lumalala nang lumalala ang situation while dito sa Pilipinas, iba po ang pinag-uusapan. Politika. First with Fox's Trey Yingst saying that 3 U.S. service members have been killed, 25 others injured, and also showing how much things have escalated in the Middle East. And this is an example of just that. We're also hearing from President Biden, who just released a statement confirming this news. And here is what he had to say. Today, America's heart is heavy. Last night, 3 U.S. service members were killed and many wounded during an unmanned aerial drone attack on our forces station. Unknown. Ibig sabihin, hindi nila alam. Nabigla sila sa pag-atake na ito. And in Northeast Jordan, near the Syria border. While we're still gathering the facts of this attack, we know it was carried out by radical Iran-backed militant groups operating in Syria and Iraq. Jill and I join the families and friends of our fallen and Americans across the country in grieving the loss of these warriors in this despicable and wholly unjust attack. Okay. So that's it, mga sangkay, no? Yan po ang nangyayari ngayon sa Middle East. At hindi po natin masisigurado kung anong magiging takbo ng digmaan na ito dahil sa buong buhay ko ngayon lamang po tayo nakakita ng ganitong klaseng digmaan na sabay-sabay. May Russia against Ukraine, Israel, ano pa ba? Ito pang mga kalaban sa Middle East. Ang United Kingdom at United States of America laban po sa mga nagkalat na mga kalaban dyan sa Middle East. Kaya hindi po talaga ma-predict, no? Kung ano ang posibleng kalabasan o maging takbo nitong digmaan. Ang tanong tuloy po dito, mga sangkay, ng marami sa mga eksperto, on the way na ba tayo sa sinasabing apocalypse ng war o digmaan? World War 3. Grabe lang to, mga sangkay, itong nangyayari ngayon. Ito, isa pa ito sa breaking news, mga sangkay. The U.S. says 3 of its troops have been killed and dozens more wounded in a drone attack on a base in northeastern Jordan. President Joe Biden blamed Iran-backed militants for the attack, which took place near the border with Syria and Iraq. He vowed to hold the perpetrators to account. Nako. Nangako po ang presidente ng Amerika na pagbabayarin ang kung sino man ang may gawa na ito. Ayan po, mga sangkay, oh. Ito po ata yung ano. Ayan, ito po yung border. So nakikita nyo, mga sangkay, itong border na ito. Dito po yung military base ata ng Amerika. At dito po nangyari itong pag-atake. Media reports say the drone struck near a barracks at the base. It is the first time American military personnel have been killed by hostile fire in the region since the start of the Israel-Hamas war. Okay, so yan po ang nagaganap ngayon, mga sangkay. Diyan sa Middle East, na patuloy po na paglawak ng digmaan na ito. I'm hoping and praying, mga sangkay, na sana hindi po lumala ang sitwasyon. Though nakikita po natin na mukhang lumalala talaga, pero umaasa pa rin po tayo dahil nakakalungkot at mas delikado kung magkakaroon po ng ikatlong digmaan pandaigdigan dahil ang third or World War 3 na possible maganap ay labanan po ito ng mga nuklear. At kawawa po tayo dito lahat. Lahat ng tao kawawa dito, mga sangkay. At wala po talagang masasabing panalong ng bansa dito kung sakaling magkakaroon ng ikatlong digmaang pandaigdigan. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Tingin nyo ba mahina na po ang Amerika dahil nga po nakalusot at tapabagsak ang marami sa kanila? I-comment nyo po sa ibaba ngayon ang inyong mga opinion. And now, I invite you guys, please subscribe my YouTube channel. Sangkay Revelation, hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.